Hello po, ito si Mrs. Apron and welcome sa aking channel. Hello mga ka-apron, ngayong episode na ito ay gagawa tayo ng 6 flavors of ensaymada. Umpisahan na po natin. Ito po yung recipe ng ating ensaymada dough. 7 cups of all-purpose flour. Maglalagay din tayo ng 2 cups of full cream milk at yung ating 1½ cups of sugar. At yung ating 1½ cup of unsalted butter, 3/4 cups of vegetable shortening, 1/2 cup of water, 6 egg yolks, 10 grams of yeast, 1 teaspoon of salt, at yung ating 1 tablespoon of vanilla extract. Umpisahan na po natin ang paggawa ng ating blueberry ensaymada. Pwede po kayong gumamit ng malaking mixer para dito sa ating ensaymada, pero ngayon po ipapakita ko sa inyo ang mano-mano kong pagmasa ng aking ensaymada. Ihahalo lang po natin lahat ng ingredients, unahin natin sa ating full cream milk, at ilalagay na rin natin ang ating 6 egg yolks. At yung ating water or tubig. At yung ating vanilla. At ilalagay na rin natin ang ating butter. At yung ating vegetable shortening or yung lard. Yung ating asin, at paghaluhaluin lang po natin ito. Ilagay na rin natin ang ating asukal or yung sugar. At yung ating all-purpose flour. Isisift or sasalain lang po natin ito para masigurado natin na walang ibang masasama dun sa ating ensaymada dough. At ngayon naman ilalagay na natin ang ating yeast. Siguraduhin lang po natin na buhay pa ang ating yeast na gagamitin para sa ensaymada para maganda ang pag-alsa ng ating ensaymada dough. Halu-haluin lang po natin ito hanggang sa ma-mix na lahat ng ating harina. At kapag na-mix na po natin ito, ililipat lang natin ito sa ating working table. Maglalagay lang po tayo ng konting harina sa ating working table para hindi po dumikit ang ating ensaymada dough dun sa ating mesa. Kung mapapansin nyo po, medyo sticky ang ating ensaymada dough. Okay lang po yun, pwede tayong magdagdag ng paunti-unting harina, pero wag po nating pasosobrahan. Mamasahin lang po natin ang ating ensaymada dough mga 8 to 10 minutes. At pagkatapos po nating masahin ang ating ensaymada dough,
I-check lang po natin ito kung nagbe-break or napupunit po ito. Pag hindi po siya napupunit, ibig sabihin okay na ang ating ensaymada dough. Pagkatapos natin itong masahin, ililipat natin ito ulit sa malaking bowl at paaalsahin natin siya ng 2 hours. Tahiran lang natin ng lard ang ating bowl para hindi ito dumikit dun sa ating bowl. At tatakpan lang natin ito ng malinis na tela or cling wrap ng mga 2 hours or 2 oras. Ngayon naman ay papahiran din natin ng lard ang ating molder. Mahirap po tanggalin ang ating ensaymada dun sa molder pag nakalimutan nating lagyan ng lard. At makalipas po ang 2 oras, i-check natin ang ating ensaymada dough. Ililipat lang natin ulit ang ating ensaymada dough dun sa ating working table. Magdadas ulit tayo ng konting flour para hindi dumikit ang ating dough. I-rest lang natin siya ulit na mga 1 to 2 minutes bago tayo mag-cut or maghiwa. Ika-cut lang po natin ang ating ensaymada dough, depende po dun sa gusto nyong timbang. Gamit po ang ating weighing scale or yung ating timbangan, titimbangin po natin yung ating ensaymada dough para po magpantay-pantay ang ating ensaymada. At kapag nahiwa na natin lahat ng ating ensaymada dough, bibilugin lang po natin ito gamit ng ating kamay. At papahiran po natin ng itlog or egg wash yung ibabaw ng ating ensaymada. At hahayaan natin ulit na umalsa ang ating ensaymada ng 2 oras. Pwede na nating umpisahan ang paggawa ng ating custard filling. Una ay ang ating 2 cups of full cream milk, 1/2 cup of sugar, 1/2 cup of whipping cream, 4 egg yolks, 1 tablespoon of vanilla, 2 tablespoon of all-purpose flour, 2 tablespoon of cornstarch, at yung ating 1 tablespoon of sugar. Hiwalay po ito para sa whipping cream. Sa low to medium heat, ilagay natin ang ating milk at yung ating vanilla. Halu-haluin lang po natin ito at susunod nating ilalagay ay ang ating sugar. Tunawin lang po natin ang ating asukal. At habang tinutunaw natin ito, ilalagay natin ang 4 egg yolks sa separate na bowl. At sasalain natin yung ating 2 tablespoon of cornstarch at yung ating 2 tablespoon of all-purpose flour. Halu-haluin lang natin ito hanggang sa mawala na yung lumps or yung buo-buo. Ito ang gagamitin natin para mag-thicken or para lumapot ang ating custard filling. Ihahalo lang natin ito dun sa ating sugar at milk mixture. Halu-haluin lang natin ito hanggang sa kumapal or mag-thicken na ang ating custard filling. At kapag kumapal na ang ating custard filling, hahanguin lang po natin ito at isa-set aside para lumamig bago natin ihalo sa ating whipped cream. At gagawin na natin ang ating whipped cream. Una, maglalagay tayo ng whipping cream sa bowl. At lalagay na natin ang ating sugar. At kapag okay na ang ating whipped cream at lumamig na ang ating custard filling,
pwede na natin itong ihalo. Unti-untiin lang natin ang paghalo ng ating custard filling sa ating whipped cream para masigurado po natin na mix siya ng maayos. At kapag na-mix na natin ito, gagawin na natin ang ating cream cheese buttercream. Unang sangkap ay ang 3 cups of icing sugar, 1 teaspoon of vanilla, 1 cup of cream cheese, at yung ating 1/2 cup of unsalted butter. Sa isang bowl, ilagay natin ang ating butter. Gamit ang ating hand mixer, ikikrim lang po natin ang ating butter. At susunod nating ilalagay ay ang ating icing sugar or yung ating powdered sugar. Unti-untiin lang po natin ang paglagay ng ating icing sugar. At ngayon naman po ay ilalagay na natin ang ating cream cheese. I-mix lang po natin ito hanggang sa maghalo na ang ating cream cheese, butter at yung ating icing sugar at ma-reach natin ang ating gustong consistency para sa ating cream cheese buttercream. At ilalagay na natin ang ating vanilla. Scrape din natin ang gilid ng ating bowl para mapunta sa gitna ang ating buttercream. Pwede rin po tayo maglagay ng strawberry sa ating custard filling para mas malasahan natin yung ating strawberry filling. At kapag okay na ang ating cream cheese buttercream, ay ililipat lang natin ito sa ating piping bag. Ilalagay na rin natin sa piping bag ang ating custard filling. Optional lang po ang paglagay natin ng custard filling, pero mas masarap po yung ating ensaymada pag meron po nito. At pagkatapos ng 2 oras, isasalang na natin or ibibake na natin ang ating ensaymada. At pag nabake na po natin ang ating ensaymada, ito na po ang magiging itsura ng ating ensaymada. Lalagyan lang po natin or papahiran lang po natin ito ng melted butter sa ibabaw para hindi po mahanginan at hindi titigas ang ating ensaymada. At para po malagyan ng filling ang ating ensaymada, tatanggalin lang po natin ito sa molder at bubutasan yung gitna. Saka natin ipapasok yung ating filling. Madali lang pong tanggalin ang ating ensaymada sa ating molder pag nalagyan po natin ito ng lard. Para sa ating Oreo, blueberry and strawberry ensaymadas, magta-top tayo or magpa-pipe tayo ng cream cheese buttercream. At para sa kanyang toppings, maglalagay lang tayo ng strawberry toppings na nabibili natin in can o yung strawberry jam. At para sa ating blueberry, maglalagay lang tayo ng blueberry jam or blueberry toppings. At para sa ating Oreo ensaymada, ididip lang po natin ang ating ensaymada sa crushed Oreo. At mag-drizzle lang tayo ng melted white chocolate sa ibabaw. At para sa ating peanut and cheese ensaymada, magmimix tayo ng 1/2 cup of peanut butter and 1/2 cup of custard filling. At maglalagay tayo ng grated cheese sa ibabaw. Para sa ating avocado ensaymada, magmimix tayo ng 1/4 cup of avocado ice cream and 1/4 cup of custard filling. At kapag na-mix na natin ito, saka natin i-dip ang ating ensaymada sa ating avocado glaze. At iikot lang natin ito sa ating shredded na white chocolate. At para sa ating Nutella ensaymada, gagamit tayo ng 1 to 2 tablespoon of Nutella at 1/2 cup of custard filling. I-mix lang po natin ito
At ididip na natin ang ating ensaymada sa Nutella glaze at magdrizzle ng melted white chocolate sa ibabaw. At ito na po ang ating 6 flavors of ensaymada. Pwede po kayo mag-like, share at mag-comment dito sa ating comment section at mag-subscribe na rin sa ating Mrs. Apron channel. Maraming salamat po!